walang negosyong madali sa buhay na ginagawa. So ganoon talaga, kailangan magsumikap at kailangan habaan ng pasyensya at saka yung tiyaga. Kasi hindi mo rin naman kasi rin masasabi na kikita ka agad, kasi nga lahat ng mga bagay dito na mga binibili is utang. So yung RV namin is utang, truck ko is utang, itong pickup ko is utang, ang bahay namin ay utang. Diyan, alis! Alis! Dito ka sa kabila! Dali! Dito ka sa kabila! Thank you.
Mata. Mga taas. Taas, taas, taas. Make it mataas. Why is there soap all around in the camera? Hi, soaps. Hi, soaps. I'm going to put it on the wall and make it like a soap. You know, like soaps? I suppose. Just make it like larger. Make it larger. So yun, welcome back. At ito, nakaset up yung aming RV, hihilahin. Dideliver namin ngayon siya sa Birch Hill. Kasi itong aming munting negosyo is merong kaming offer na delivery. Pero may charge siya. So dideliver namin siya ngayon sa Birch Hill. So 3 days, 2 nights. Then pipick upin namin sa Friday. Hold this. Okay. So yun, at yan, nakaset up na. So yan. Kaya naka-off ako ngayon the whole week. Kasi di-deliver din namin nga tong RV. So yan, di-deliver namin kasama ang aming magkakasama. So yan, naka-hook up na ako, di-deliver namin sa Birch Hill. Medyo nagbabadya yung panahon, medyo maambon na. So nalinis na namin, na-detail na yung loob. Naka-hook up na. So we're going to deliver our RV. So yun, samahan nyo kami. So malapit na kami sa Birch Hill. So malapit lang kasi yung Birch Hill from the house. 30 minutes ilang kilometer pa? Doon mismo sa site nila, 14 kilometers? Sa site nila. Pero 6.3 matra-ride na. So doon, deliver namin tong aming RV. So may charge kami na delivery fee at saka pick up time. So deliver namin ngayon, pick up namin ng Friday sa then diretso doon sa kabilang campsite sa may Lilac, sa may Highway 1 pala papuntang Ontario. So may delivery din kami doon by Saturday? No, mismo Friday. Friday ng hapon. So pick upin namin ng Friday ng umaga rito, then pick up diretso deliver ng Lilac camping ground. So malakas siya pagkagartong summer kahit medyo ganyan ang weather. Nakataas pa ang paaw. Bango ng aircon nun. Nakatutok sa aircon yung paa. 600 meters. Use the right 2 lanes to take the exit. So Birch Hill Provincial Park. Dito. Use the right 2 lanes to take the exit toward Birch Hill Park. Birch Hill Provincial Park. Grand Beach din diretso. So binigay sa amin yung mismong campsite nila. Doon namin itadrop. So saan yan? Swamp Bay. Saan mo? Birch Hill. Bakit dyan tayo dadaan? May passes naman tayo ito. All good, ma'am? Yeah.
You have a pass, right? Yeah, that's it's good. Annual. Yeah, keep driving. So that one is close, the other side? If only you don't have a pass, then you don't have to come here. If you have it, you can just go in the other lane. Okay. Yeah, the other one. Okay, thank you. Nakalagay AKS eh. Siyempre, pag AKS, common sense. Diretso 1.3 km, basta self-drive. So ito is one way. So yun, pag kami annual pass, kasi ito kinuha namin to is nung nag-camping kami. So ito ay provincial, annual provincial park permit. So ang hindi lang kasama dyan is yung national parking like yung Riding Mountain. So exclusive lang siya sa Manitoba. Diretso? Diretso. South Drive. South Drive. Keep right to stay on South Drive. What do you mean? So nandito na tayo sa pampan. Dito? O dyan, tama. Bakit diretso? Di ba doon? In 300 meters, turn left. O tapos? Mag-check-in pa ba dito? Hindi na. Baka lang ka mag-check-in. Baka. Pasa ka doon sa loob. Naku, mali eh. Ikot ako. Baka mama ka. West. Swamp Bay. Yan, yeah. Saan ba? Yan, Swamp Bay. West Swamp one. Bay, West 1. Okay. Stop. Mas okay yung kanina. Silipin mo, Alika. Forward mo pa ng konti siguro. Forward mo. Dumping saan? Yung kabilang side ng tignan mo, baka tamaan yung mga ano. Oops. Wala. Ano yun? Laging naka-on lang? O tuturuan sila paano i-on and off? Ano? Yan. Hindi, nakabukas na. Ako wala, abanti pa. Parang kakadiretso na dito. O sige, abanti mo pa. Awang dito. Paano awang? Ha? Oh, hard counter. Oops. Tapat na? Oh, tapat na. Awang rito. Anong awang? Okay niyan. Yung awning. Tatamaan ba yung puno? Wala. Layo. Sigurado ka. Okay niyan. So, nandito na kami sa campground. So, naipark na namin dito. So, i-ano ko na lang. Then, waiting kami nung sa aming guest. So, yun. Ito yung kanilang area. Garto lang pala dito. Yan ang mga naka-side lang. Hindi siya kagaya ng mga naka-ano. Naka-park ng paside. Ano kaya itong parking na siguro nila yan? Oh, malalayo pala pagitan na yan. Oh, malalayo.
Malalayo pala pagitan. So yun, merong hukapan ng tubig. Kuryente. Yan. Ah, hindi, meron niya. Kahit anong outlet, para meron pala, meron pala choices. Hindi, okay. Tapos ito yung sa sewer. Yung sa mga dumi, diretso na dyan. At least diretso na dyan. Oo. Okay. So yun, set up ko lang. Habang wait kami ng guests. So yan, nakapark na siya. Safe. May puno, medyo maulan lang. Okay, iwan nila. So yan, lagyan ko ng pad. Kailangan kasi may mga pad yung mga jack. Para hindi lumubog. Diba? Malaking bagay, merong impact. Mayroon Girl Scout improvise. Naambo na. Ha? Ay, hindi pantay. Tataas pa likod niyan.
Ano? Ano? Parang matas ang tubig dun sa kanan eh. Hindi ka dito. Hindi, pantay na oh. Sigurado ka? Pantay na. Saksak ang mga ano, tignan natin. Ano? Naka-on? Naka-on na. Ano tatak sa to? Tubig at kuryente. Tubo ng lock. Mga pag natutulog ang guest, tumatakbo. Ito yung sa uni. Labas mo lang. Okay. Ano nga uli napapagana ng kuryente? Lahat? Lahat. So wala tayong poproblemahin. Lahat yan meron. So dapat naka-off ang water pump. Naka-off dapat ang water pump. Yun ang bibiling ko. Yung mga campsite, may mga saksakan na ano. So hindi ko magkakamali kasi magkakaiba yan ng plug. Ito 50 amp. 30 amp. Ito yung mga regular lang. So dito siya. So yan. Ito kailangan save. Ano kung nalimutan ko yung rubber na ito? Yung rubber? Ano yung rubber na pinatago ko sa dito? Naku, hindi obra. Baka tumagat din eh. Nilipat ko rin sa isang garden hose. Bakit manilipat? Tapag sa hindi. Ito yung city water hose. Ayan o, city water connection. Tubig sa shower. Alam ko dapat laging kinaklosed eh. Or, okay lang bang naka-on? So yun, naset up na namin tong RV. So inaantay na lang namin yung aming guest. Ilang minutes na lang daw, sabi? Ha? 11. So 11 minutes na lang. So naset up na namin. Nakabit na namin. Nakabit ko na rin TV kahapon. So gumagana aircon, heater, tubig. Nakaset up na, naka-plug na lahat sa labas. So yan, nakaayos, naka-arrange. Bakit may dishwasher ka pa? Oo. Saan na to yan? So yan. Medyo maulan, nakabukas yung awning. So yan, ito lang setup ng aming RV. So yan. So naka may unan, may kumot. Pati nakasaayos tong taas. Good. And then these are just extras if In case. Okay. And like the propane. Like, it's outside. It's yeah, we paid for that fee. Yeah, okay. So all right. Good. Yeah, and then you're going to show me the barbecue? Yeah, outside. All right. Do you have a brush that I can clean? Yes. Okay, good. Renter signature. And also, I need a copy of our driver's license for our DVC. Yeah. Don't mind the picture. Sorry, you need to take a picture so that it will match. I didn't match. Know that I was getting a picture when I renewed my hair. So yun, na-set up po na yung RV para sa guest namin for today. So ilang araw sila? 3 days, 2 nights. So yun, at iwanan namin yung RV rito. So yan, dumating na rin yung guest. So
Napakita ko na rin sa inyo yung ibang mga ginawa nila na dinemo ng aking wife. At yun, mga rules and regulation at saka yung mga gamit and things. So yung iba hindi ko na masyado pinakita kasi syempre kailangan limitado rin yung mga bagay-bagay na kailangan ipakita. Kasi for private purposes din, di ba? So hindi naman kailangan lahat ng galaw sa business is kailangan ipakita or what. Kailangan lang natin i-share kung ano yung mga dapat gawin. So nag-book siya doon sa RVEC na apps. Kaya nakita yung aming rental ng RV. So yun, at babalikan na lang namin siya by Friday. Pick up, then diretso deliver ng kabilang campsite naman sa May Lilac. So yun, at naku-off nga ako ng the whole week. Kasi nga ito nga, nasikaso namin yung pagde-deliver ng RV. And the other side is, yun, ginagawa ko rin yung truck. So pinagsabay-sabay ko na yung time. Although tight, medyo matrabaho, ganun talaga pagka nagbi-business. Walang negosyong madali sa buhay na ginagawa. So ganun talaga, kailangan magsumikap at kailangan habaan ng pasyensya at saka yung tiyaga. Hindi naman porket nagnegosyo ka ng ganito is kailangan mo magpayaman. Hindi. Kumbaga sa kanya, pang survive lang, nakaka-survive. Kasi hindi mo rin naman kasi rin masasabi na kikita ka agad kasi nga lahat ng mga bagay dito ng mga binibili is utang. Yeah. So yung RV namin is utang, truck ko is utang, itong pickup ko is utang, ang bahay namin ay utang. So walang hindi utang dito sa mundo. Yeah. Okay? So yung mga, kung meron naman mga sobra, savings na yun, extra na yun. So yun, ang nagiging yaman lang natin dito sa mundo is yung mga memories. Yan lang ang tanging yaman na makukuha natin hanggang nabubuhay tayo. So yun, at kita-kita na lang tayo sa Friday pag pick up ng RV. At sana naman pumayag sila na ma-videohan natin para naman malaman natin kung ano yung naging experience nila at naging reaction nila sa pag-rent nila ng RV sa amin. So sana malang maging problema, sana mag-enjoy sila ngayong gabi for 2 nights. And yun, birthday kasi nung guest namin, kaya hurry up. Yeah. So yun, kita-kita na lang tayo sa Friday. Maraming salamat at ingat po lahat. Keep safe. Enjoy life. Keep safe and keep on trucking.